balikharap o doble kara, parang literal na nangyari sa isang batang nakunan ng litrato. Sir, tara, picture tayo. Okay. Ang masayang picture-taking ng magkapatid na Amiel at Zed na uwi sa katatakutan. Sa kanila kasing pagpipicture-picture, may nang photobomb? Sa litrato, nakasimangot ang bata pero mapapansin na ang kanyang reflection sa salamin, imbes na nakatalikod, nakaharap. At ang reflection, nakangiti at tila nakatitig pa sa kanya. Sino ang misteryosong bata sa salamin? Taong 2012, nung lumipat sa bahay na ito sa Pembo, Makati, ang pamilya ni na Maricar, Siman, ang padre de pamilya na si Edward, habang ang panganay nilang si Winslet sa dorm nanunuluyan. Kaya ang kalimitang naiiwan sa bahay, ang mag-iinang Maricar, Amiel, at Zed. Pero tila madalas daw silang may hindi imbitadong bisita. Diyan po sa may lababo. Gapal ba, yung hugas po kong pinggan para po may nakatingin sa akin. Grabe po talaga, nakakatakot. Alam mo yung feeling na biglang may nangahawak sa'yo, yung gaganon-ganon ka. Ganyan. Siyempre nakakatakot, diba? Naglalaro ka lang naman ng cellphone. So, minsan kung maghuhugas ka, biglang may nagsisiksik sa'yo, mabaganyan ka. Ganyan. Siyempre nakatakot ka, diba? Maging ang kanilang apat na taong gulang pa lang na bunso na si Zed, bigla-bigla na lang daw may kinakawayan. Minsan magsasabi po yan na, "Hi!" Sabi ko, "Zed, sino yung kausap mo dyan?" "Wala kami, ayun, no, may bata katayo." Sabi ko, "Wala naman eh." Tapos pinadescribe ko po sa kanya kung ano yung nakikita niya. Sabi niya, "Nakakatakot daw. Multo daw, parang gano'n." Tapos, parang, alam niyo yung feeling niya, parang takot na takot siya habang sinasabi niya sa akin. Siyempre, natakot na rin po ako kasi baka nga totoo, diba? Alam mo naman po yung mga bata, hindi naman po nagsisimulan yan. Kaya, siguro, totoo, pero hindi lang namin nakikita. Bata! Pero hindi na raw bago kay Marika ang mga nararamdamang kababalaghan. Tuwain po talaga ako ng mga maligno. Basta po yung mga spirit, gano'n. Nilagnat po ako ng taas noon. Tapos tinawas po ako ng mama ko. Nakita po niya nga yun. Sa tawas, may napaglaruan po ako doon. Salamin! Hanggang taong 2013, isang matandang babae ang naglako ng buy one, take one na salamin sa kanilang lugar dahil na rin daw sa awa at sa murang alok nito na pabili si Maricar. Mambili niyo na, maawa na kayo kasi wala akong pampamasay papuntang Bulacan. May sakit po rin yung anak ko. Eh magkano nga po? Tapos sabi niya, 300. Sino po kasama niyo na lumuwas dito? Wala po, ako lang po kasi nga po nag-aano po talaga ako na mabenta to kasi ano nga po, may sakit po yung apo ko. So, ayun po, binili ko na lang po yung salamin kasi naawa po ako sa matanda kasi sabi niya po ilang oras na daw po siyang naglalako, ngunit wala naman pong bumibili. Tinawaran ko nga po kasi ang mahal, one time nga daw po pero nakuha ko lang po ng 200. O diba, naka po nang na-save ko. Kaya thankful po ako kahit papano kasi mura lang ang nakuha ko, pero grabe, after po nun, ang dami na pong kaganapan, ang dami na pong nangyari. Nakakatakot po kasi parang yung salamin na to, antique po siguro siya or something na yung may-ari is patay na. Ganun, nakakatakot. At nilagay ko nga po siya dun sa kwarto namin. Tsaka sa sala, ayan, kasi dalawa po siya. And ang yung nagsimula po yun, ang dami na pong kaganapan at natatakot na po kami lahat. May biglang nangangalabit, may kinakawayan po yung anak ko. Nakakatakot po. Ang kambal na salamin, isinabit ni Maricar sa kanilang sala at kwarto.
araw noon, tila meron na sa kanilang nagpaparamdam. Magsasalamin na ako, tapos papalabas na ako para may dumaang anino. Dinededma ko na lang po. Maya't maya na rin daw may nahuhulog na gamit sa kanilang kwarto. Ano, magbabagsakan yung mga gamit dyan. Wala naman tao. Ano pong mga bumabagsak? Yung pong mga lotion. At ang kanilang bunso na si Zed, tila may iba raw na nakikita. Umiiyak po siya, narinig ko. Tapos po, may nakikita daw siya. Tapos sabi ko, Zed, huwag ka na umiiyak. Tapos natatakot na po din ako. Umiiyak na po din ako. But ano yung sinasabi niyo yung nakikita niya nun? Nandito daw po sa may... harapan. Sa takot, hindi na raw sila natutulog sa kwarto. Inilabas na rin nilang kanilang kama sa sala. Ang kanilang takot, meron nga bang basihan? Isa pang napansin ko yung puyo niya. Yung puyo niya, makikita mo nandito sa ibabaw ng kaliwang noo. Yung bata sa salamin, yung puyo niya, nandun na sa kanang noo niya, lumipat sa kabila. So bakit lumipat? Kasi reflection, bumaliktad. Pero naninindigan si Maricar na hindi nila inedit ang litrato. Kung nakikita niyo po, may panorama mode po siya. Pero nung pinicturean po yun, isang beses lang ng anak ko. Tapos ang ginamit niya lang yung photo. Na yung photo na normal. So hindi niya po alam to na may panorama. Ilang beses binaril, pero buhay pa rin. Nitong Martes, ang tahimik na barangay ng Balikutok sa Ilog Negros Occidental, binulabog ng sigawan. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Isang lalaki kasi ang biglang kumanta. Hoy, pangit ng kanta mo. Anong pangit, ha? Ha? Pinagtataga ang lahat ng kanyang madaanan. Ang mga sundalo, rumesponde at pinaulanan siya. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisinungan, walang malalapitan. Mga sundalo, rumesponde at pinaulanan siya ng bala. Ilang beses po namin siyang pinaputukan, pero hindi po siya tinatablay. Nakakapagtaka nga po kasi naubos na po yung bala ng gamit namin, pero hindi po siya natamaan ni isa at hindi po siya tinablan. Napakarami, dalawang nga po kami yun, pero wala pong tumalab sa kanya. Kasi kung ordinaryong tao lang po yun, siguro namatay na po yun. Siguro meron po siyang anting-anting. Pansin nga po namin yung tela sa ilip ng ano niya, ng shirt niya. Siguro po doon ang gagaling yung enerhiya kung bakit hindi po siya tinatablan ng kahit anumang bala. Sobrang galing nga po eh. Kasi ang dami na po talaga namin pinaputok sa kanya, pero wala po talagang tumalab yung isa. Sobrang galing po talaga. Napakamalaking himala po ng ordinaryong tao lang po siya. Hindi po mangyayari mo. Kaya nagtaka po kami lahat. Nakitang nakatali sa bewang ng lalaki ang isang pulang tela na tinatawag nilang habak o isang agimat. Pero bakit nag-amok ang lalaki? Sino nagsabi na pangit yung boses ko, ha? Maganda naman kaya? Teka lang, ha? O, diba? Ang ganda? Kakantahan ko kayo. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay
sayang na sayang talaga. Pagmamahala di ko makakamtan sa'yo. O diba? Ang ganda-ganda ng boses ko eh. Sabihin yung pangit. Noong gabi, bago ang insidente, ang pulang tela na napulot lang daw niya sa kanilang bahay, dinasalan nito ng Latin. Damo de mga oristorya nga, may mga ritual ba lang nga, kung hindi ya madala, daw gadula sa kwan. Ilang araw bago ang insidente, kakaiba na raw ang mga ikinikilos ni Pepe. Sa pagpangusisa ko sa iya mga pamilya da, tatlo na kaadlaw nga wala sa gakaon-kaon. Base kung ginsakaan manhangin ang iya paminsaron, kagin dakop sa sang nervyos. Sa investigasyon ng mga pulis, nagulat sila nung nadiskubring ang dibdib ng suspect. May mga bilog na marka. Ang paniniwala sa agimat, nakabaon na sa ating kultura. Pero ayon sa paniniwala, proteksyon ito sa kapahamakan at hindi instrumento sa kasamaan at karahasan. Go. Ang panahon ngayon, ang ligawan at pag-iibigan online na. Yun nga lang, pati panloloko. Gumagamit ka ba ng mga dating apps o yung mga application sa cellphone o gadgets kung saan pwede kang may makachat o makavideo na posibleng maging daan para kayo'y magkakilala o magkita? Ay, nag-reply siya agad. Ang galing, my God. Ang ganda naman ang apps na to. Ingat lang dahil baka ang paghahanap mo ng kaibigan o the one mauwi sa kapahamakan. Oh my God, hindi ko sa'yo. Ayan. Kamusta ka naman? Magsalita ka, huwag umahiya sa akin, no? Alam ko naman na sikat ako, Char. Pero masalita ka lang. Bakit ang ganito naman eh? Nag-reply naman ako, di ba? So, huwag ka namahiya. Talaga ba? Ano ba naman? Ski? Very ano muna eh, pabebe muna, ganun. Atat, masyado. Baka naman naman ako? Marami naman po sana ang matinong kausap, pero mas marami po yung loko. Dami-dami po yung nakausap ko. Siguro bilang lang po sa kamay yung mga matino. Kasi majority sa iba, loko ko ang tanong. Or yung alam natin kung ano, yung hindi sila totoo kasi iba yung ginagamit ng picture or edited. Minsan naman, kapag makikipagkita sila, iba yung gagawin sa'yo. Instead of makipag-usap lang. Kasi, ewan ko ba? Masyado silang ano, masamang tao. Dami na tayo masamang tao ngayon kaya kailangan natin natin. Hindi tayo dapat nagliliwanan sa isang bagay o sa isang tao na hindi naman natin papalitin. Kaya sa mga nalanood dyan, kapag hindi mo kilala ang isang tao, hindi mo siyang pagkakatiwalaan ng buo kasi baka may hirap. May hirap ito pa naman ngayon, marami naman sasamang buo. Sobrang po talagang pinagsisihan na in-install ko yung app na yun. Kasi wala naman po kasing magandang naidulot. Marami pong naglalaib na akala mo perfecto sila. Sabihin ka nang hindi maganda pero sila hindi rin naman talaga maganda. Ang hirap sa mundo yun, no? Kung sino pa yung hindi kagandahan, sila pa yung pangit ng ugali. Ang sasama,
At sama na ang pinagsasabi nila. Nakala mo naman na pakabuti nilang tao. Mga millennial at mga magulang, ang kanilang mga kwento naway magsilbing babala. Saba po, magpakmol. Napakalakas mo manglait ng tao, pero napakapangit mo naman. Pinilit ka niya, ganun. 16 lang po ako nun eh. Minor po ako. Ano ba? Kala mo naman ano? Kaloka ka? Oo na. Nagsimula ang lahat sa Facebook post ni Amanda, hindi niya tunay na pangalan. Ipinost niya ang conversation o usapan nila ng isang lalaki na nakausap niya online. Itago na lang natin ito sa pangalang Ryan. Kung ano-anong masasakit na salita raw ang sinabi sa kanya ni Ryan, kahit ka-chat pa lang niya ito. Nag-viral ang post ni Amanda at hindi niya lubos akalain na may mga babaeng magme-message sa kanya na nagsasabing may masamang karanasan din sila sa lalaki ring yon. Nariyang pinagsabihan din daw sila ng masasama. Masyado daw po akong attention seeker, malandi. Tapos, ang dami pa pong mas masakit na salita ang sinasabi. Kulang na lang po, parang kunin niya na yung pagkatao ko. Alam na alam niya yung mga bagay na hindi naman dapat sinasabi. Tsaka hindi naman po totoo yung mga pinagsasabi niya. Wala pong katotohanan yung lahat, kaya dapat hindi yun sinasabi yung mga ganung bagay, kasi mali yun eh. Nakakasira sila ng pagkatao. Eye-opener kasi sa akin eh, kasi ganun-ganun lang ngayon, no? They just go online, ayokong judge kayo ha, kasi yun na yung kalakaran ngayon eh. They want to have relationships, they go online, and yet, ang komplikado. The way it's turning out now. So, paano kaya yun, Doc? Kailangan maintindihan yung needs nila. Kasi baka number one, they just need connection and relationship. So, kung ikaw ay isang millennials and you wanted to explore, tingnan mo din yung advantage and disadvantages ng consequences ng actions na gagawin mo. Mm-hmm. Ang challenge sa kanila is maging perceptive, magmuni-muni, no? Kasi masyado talagang impulsive eh. Yeah, sa mga nalanood dyan, kapag hindi mo kilala ang isang tao, hindi siyang pagkakatiwalaan ng buo kasi baka mahirap sa panahon ngayon, marami lang masasamang buo. Ang piso mo, milyones daw ang kapalit kung totoo. I-check ang inyong mga bulsa. Pitaka. Alkansya! At baka meron kayong naitagong 1971 1 peso coin. Ito ang barya na sa harap, naka-side view si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman, nakabukas ang nobela ni Rizal na Nolime Tanghere. Sa Facebook, ang pinakamababang alok, kada piraso nito, 200 pesos. Ang pinakamataas naman, 1 million pesos. Rare daw kasi ito. At ayon pa sa mga kwento-kwento, 100 piraso lang daw nito ang ginawa. Meron ding mga nagsasabi na gawa ito sa purong ginto. Si Rosa, hindi niya tunay na pangalan, middleman o yung tagahanap ng baryang ito. Yung friend ko na nangailangan siya ng 1971 na old coins ni Jose Rizal, yung likod niya is Nolime Tanghere kasi ilalagay niya to sa frame. Iririgalo niya to as a gift sa husband niya. Yun nga lang, kadalasang mga 1972 1 peso coin ang nahahanap ni Rosa. Mga luma ring barya, pero sa gisag ng Republika ng Pilipinas ang nasa likod. Wala itong malaking halaga. Siguro napusan ko mga 20 to 30 or higit pa na ano na group ng buy and sell. Kaso wala talaga ako nakuha. Pero maraming nag-PM. Yung mga nag-PM siguro umabot ng 200 na nagsasabi na meron sila pero wala naman silang maibigay na proof. Magsasend sila ng picture
iba-iba naman coins yung binibigay nila, 1972, 73, 74, kung ano-anong coins yung sinasubmit nila. Aalokin nila ako na 1,500, 3,000, 3,500, gano'n. Kinakagat ko na lang yun. Nakipag-ugnayan ang isa sa aming mga researcher sa mga nag-post online na nagsabing meron silang ibinibentang 1971 na piso. Pero kalaunan, meron namang mga nag-reply sa amin. Pero nung hingan na namin sila ng pruweba, wala naman silang maipakita. Pero sa aming pagtatanong online, may isang tumalima, si Ruel. Hindi niya tunay na pangalan. Meron daw siyang isang piraso ng 1971 peso coin. Pinuntahan ng aming team si Ruel sa Davao, kung saan ang kanyang negosyo, PisoNet, o yung internet kiosk na para gumana, kailangang hulugan muna ng papiso-piso. Binubuhay rin ni Ruel ang kanyang pamilya sa pamagitan ng pagbabuy and sell ng mga lumang pera sa pakikipag-usap sa mga kapwa niya kolektor ng mga lumang barya. Nalaman daw niya ang kwento-kwento tungkol sa 1971 coin. May tumawag po kasi sa akin, sir, na taga Quezon City daw po. Tinanong niya ako kung meron daw po ba akong 1971 na coin. Pero sabi ko, wala po eh. Sabi ko, maghahanap ako. Tapos, sabi niya sa akin, 1 million niya daw bibilin. 50-50 daw po yun. 50 dun sa may-ari. 50 dun sa nag-sell. Or yung naghahanap. Kaya simula nun, sabi ko, maghahanap ako ng 1971 coin kasi malaking halaga yun. Napakalaking pera yun kapag nakabenta ng ganun. Sobrang malaking bagay na yun. At marami na akong magagawa nun. Kaya nung may nakilala si Ruel noong 2015 na isa ring kolektor na merong ibinibentang 1971 na piso at 400 pang mga lumang barya. Yung 1972 po tsaka 1974 na pong barya, binayaran ko yun ng 2 pesos kada isa. Tapos, yung 1971, mahal po yun. Doon po ako napamahal. Siguro po lahat-lahat ng binayaran ko, umabot din po siya na siguro mahigit 10,000 piso po para sa lahat ng yun. Kasi mahal po nang kuha ko doon sa 1971 kasi rare nga po talaga siya at bilang lang po yung may ganun. At mahirap humanap. So, sa totoo nga lang po eh, nahirapan po talaga ako maghanap din. Buti nga po na nakabili ako at nakumuha ko siya. Tapos yung 1972 and 1974, binili ko na lang din para meron akong koleksyon. At nung ipinost ni Ruel ang litrato ng 1971 peso coin sa Facebook, laking gulat niya na marami ang kumontak sa kanya para bilhin ito. Yun nga lang, kalaunan, wala naman daw sa mga itong seryoso. Hanggang nito lang taon, nung isang taga-Maynila raw ang nagpahayag ng interes na bilhin ito. Kaya mula Davao, pinadala at pinagkatiwala ni Ruel ang barya sa kanyang pinsa na si John, hindi niya tunay na pangalan, para ito na ang makipag-usap sa buyer. Pero ang humarap kay John, middleman din lang. So yun, kapag nakikipagkita lang po ako sa kanila, kinukuha nila tong barya tapos pinipicturan lang po nila. Tapos akala ko bibili na pero hindi pa pala. Sabihin nila balik na lang daw ako kinabukasan. Baka sakaling mabili na nila at mabayaran na nila to, pero wala eh. Hanggang picture lang pala sila. Hindi na nila tinutupad at hindi naman nila kayang bilhin siguro tong baryang to. Kaya yun, hindi namin nabibenta agad. Marami pa raw ang mga kumontak sa kanila. Inofera ng libo-libong piso hanggang 1,000,000 pa para lang sa 1971 na piso. Pero ang ending, ganun din. Nakipagkita lang, tinignan ng barya, kinuna nito ng litrato, pero hindi naman ito binili. Kutob ni Ruel na biktima sila ng mga dati pang nagpakilalang buyer para magamit ang pisong baryang hawak niya sa scam. Sa tingin ko po, na-scam po ako kasi pinipicturan po nila. Siguro po pinapost po nila yun para makapag-akit din po ng ibang buyer na gustong bumili ng ganun. Kasi alam naman po natin na maraming may gusto ng ganun, kaya gumagawa sila ng paraan para makapag-scam. Niloloko nila yung mga tao, kaya
para magkapera lang sila. Mali po yun, dapat hindi nila ginagawa yun. Kaya ngayon kapag ako po ay nakikipag-meet up, hindi ko na po pinapapicturan. Meet na lang. Para kung sure, mabibili na. Kasi baka picturan na lang ulit, tapos hindi na naman pala bibiliin. Parang niloloko lang nila yung tao, pinapaasa nila, sabihin nila, bibili lang, tapos hindi naman pala. Kaya ngayon hindi ko na siya papapicturan simula ngayon. Kasi mahirap na. Baka marami pa silang maloko. Kawawa naman yung ibang mga bagay na gustong bumili tapos lukuhin lang pala. Gayunpaman, si Naruel at John patuloy na naghahanap ng bibili sa baryang hawak nila. Para malaman kung meron ba talagang malaking halaga ang 1971 na piso, sinamahan namin sila sa isang numismatist o eksperto sa mga lumang barya, si Boyet ng Philippine Numismatic and Antiquarian Society. Ito ang pinakamatandang organisasyon sa Asia ng mga kolektor na nag-aaral at nangungolekta ng mga lumang pera. Ang unang napansin ni Boyet, ang harapan ng barya, hawig sa harap ng piso na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 1972 at 1974. Ang original, supposed to be, nakalagay yung seal ng Republika ng Pilipinas, nakalagay yung katagang Bangko Sentral, nakalagay yung date doon sa pagitan ng Bangko Sentral. Sa'yo, nakalagay yung tinatawag natin na nulimitanghere, which is ito yung libro sinulat ni Jose Rizal. Mas lumakas pa ang kutob ni Boyet na niretoke ang barya dahil mas manipis ito kumpara sa pangkaraniwang barya. Malinaw na malinaw, yung sayo ay manipis. So dyan ang mamalaman na mayroong nangyari sa coin mo. So kaya numipis yung coin mo, pinakinis muna siya. And then gumamit ng panibagong die para strike ulit o ihulma yung coin mo para magkaroon ng panibagong muka. Ayon pa kay Boyet, dekada na ang binibilang ng mga kwento tungkol sa malaki dyumanong halaga ng lumang piso. Nung kasagsagan na maraming namimili ng mga lumang pilak na alahas, nagbabahay-bahay. Kasama sa binibili nila, ay yung tinatawag na 1971. Na di umano, yung daw mga ginto ay galing sa ginto ni Yamashita, ay naihalo dun sa unang issue na 1971. So nagkaroon ng tinatawag na interest na makahanap ang tao ng 1971 na piso. Pero wala raw itong katotohanan. Isa lang daw itong fantasya o fantasy coin kung tawagin nila. Baryang gawa ng isang tao mula sa kanyang pagkamalikhain at sariling impresyon. Kaya heto ang ending. Huwag magpapasilaw sa barya kahit pa may kakaiba itong kinang. Hindi lahat ng kumikinang ginto. July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Meron kami narinig ng mga uni ng mga ibon na malalaki. Uwak ang tawag sa amin yung crew. Ganun na yung uni, pero malalaki. Yung inala ng aswang. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Maingay yung aso kasi. Pagdating ng tree, sila tumahimik paligid dito lahat. Wala na kaming narinig na ibang mga uni. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. 21 ka lahat yung manok matay. Okay. Ano nangyari? Bakit ganito? Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi po aso ang kumain ng mga alaga kong hayop, kundi isang sigbin.
sa pusang sigbin. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Sponsored by McDo. Tara na at mag-McDo. Let's go! Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Ikaw sigbin, alam nang gigigil ako sa'yo ha. Buti na lang tinirhan mo ako. Masarap. Lagyan natin asin. Masarap ng itlog. Lagyan pa natin ng konting asin. Ang sarap. Sobrang sarap. Lalunukin natin to, char. Susubo natin to ng buo. Hindi ko kaya. So yun guys, ayan, maraming salamat, ayan, sa lahat ng nanood ng video na to, at sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At kung hindi ka pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang upload. At guys, abangan nyo ang collaboration namin ng Tres Cadas, ayan, ipapakita ko sila. Ayan sila guys, ayan, may collaboration kami. Abangan nyo dito sa aking channel. Alam kong pang malakas ang collaboration to kasi first time kong gagawin yung mga gagawin namin dito. At mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Ayan, kay Al J. Morales. Ayan, mag-subscribe na kayo sa channel niya. Nasa description box below, lahat ng link ng mga channel nila guys. Ayan, supportahan natin sila sa lahat ng mga upload nila. Ayan, sama-sama natin silang supportahan. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ng video na to. Ayan, at kung nagustuhan nyo, ayan, huwag nyo kalimutang mag-like sa ating video. Ayan, at kung may gusto kayong ipagawa sa akin, ayan, i-request nyo lang. Ayan, at ano ba yung nadidighay ako? Nakakaloka. Sa kinain kong itlog? Oo. Ayun na nga guys. Ayan. Kung may request kayo, ayan. Sabihin nyo lang yan guys para magawa natin ng paraan at para makapaggawa tayo ng another parody. Ayan. Lahat ng gusto nyo ay gagawin natin. Ito ay nirequest nyo ulit kasi sabi nyo sa akin, bakit hindi na ako gumagawa? Ayan, pasensya na. Ayan. Dahil marami akong ginawa. Ayan. Sunod-sunod po yung gawain sa school namin. So, wala po akong time maggawa ng ganitong parody. Ayan. Sana gustuhan nyo to. At sa susunod na video natin, alam ko na mas gagalingan pa natin. Alam ko naman na kailangan natin yun. So, ayan na nga guys. Kung may request kayo, mag-comment lang kayo. At kung gusto nyong ma-shoutout, ayan, sa next video natin, sa next parody, ayan, kung ano man yung mauna, ayan, mag-comment lang kayo ng shoutout, ayan, para alam ko at para ma-mention ko kayo dito sa aking video, ayan. So, that's all for today, guys. Sana mag-subscribe na kayo sa aking channel at sa mga channel lang sinabi ko kanina sa Tres Cadas at kay Al J. Morales. Ayan, maraming salamat guys. That's all for today guys. Bye-bye! Bye-bye! Thank you.
Balik dito sa bahay nyo. Kahapon, nandito ako, wala ka. Tapos ngayon, wala ka pa rin pang bayad. Noon, door to door. Pero ngayon, ang mga may utang, idinidisplay pa ang kanilang mga pangalan sa labas ng tindahan. Ang Indian National na ito na nagreklamo sa barangay dahil pinagtataguan daw siya ng mga may utang sa kanya. Pag sila utang sa akin, ako bigay. Kasi sila bait. Pero pag ako singil sa kanila, sila tago. Hindi nakita. Diba? Layas na. Pagbalik ko dun, wala na. Tapos, pag kailangan nila ulit, hanap nila ako. Pero hindi naman sila marunong magbayad. Bakit ganun? Tapos, mga alaga nila aso. Tali kapag sila utang sa akin. Pero pag ako singil na, hindi na nila tali. Tapos, pag lindol, hindi nila naramdam. Pero pag ako, rinig nila motor. Sila tago na. Rinig nila lahat. Hindi na nga sila babayad utang. Sila pagagalit sa akin. Didimanda daw ako. Ako na nga tong hindi binayaran. Sila pa yung galit sa akin. Siya si Melvin, nagpapautang dito sa Santa Cruz sa Maynila. Meron nga akong pinautang dati. Sabi niya kailangan niya kasi bibili siya damit ng kanyang anak dahil pasukan na. Tapos ako punta doon sa kanila. Motor-motor ako tapos simplang ako doon sa kanto. Ang dami ko sugat dito para lang madala ko yung pira na utangin niya. Tapos pagdating ko doon, kuha niya, bait siya tapos kinabukasan dahil umpisa na ng singilan. Hindi ko na siya kita. Wala na pala dun sa bahay nila. Lipat na sila. Punta na doon sa bahay ng nanay niya daw. E di, wala na. Hindi ko na nasingil yung utang niya. 5,000 pa naman yun. Laki-laking pera yun. Tapos hindi siya magbabayad sa akin. Kaya kung nakita man kita, sisingil talaga kita kasi malaki utang mo sa akin. Kaya kung makita talaga kita, kung nanonood ka ngayon, naku, huwag kang magpapakita sa akin kasi sisingilin kita. Yun nga lang ang iba. Pagdating ng singilan, missing in action. Malulugi po ako yun kasi pira ko yun tapos hindi sila babayad sa akin. Pinagsasadyos ko na lang kasi hindi ko naman na yun mababayad o hindi ko na sila masisingil kasi wala sila dun sa bahay nila. Alis na sila eh. Pumunta na sila doon sa malayo. Hindi ko naman pwede puntahan doon kasi hindi ko naman alam yung bahay nila doon. Pero sana, sa mga umutang sa akin, magbayad naman kayo kasi pera ko yun. Ginagamit ko din yun. Kapag wala na akong masingil, wala na akong pera. Yun din lang pinangkakain ko dito. Yun lang din yung inaasahan ko sa buhay ko. Kaya sana naman magbayad kayo.
Kaya nagreklamo na siya. Pag sila utang sa akin, ako bigay. Kasi sila bait. Pero pag ako singil sa kanila, sila tago. Hindi nakita. Diba? Layas na. Pagbalik ko doon, wala na. Tapos, pag kailangan nila ulit, hanap nila ako. Pero hindi naman sila marunong magbayad. Bakit ganun? Tapos, mga alaga nila aso. Tali kapag sila utang sa akin. Pero pag ako singil na, hindi na nila tali. Tapos, pag lindol, hindi nila naramdam. Pero pag ako, rinig nila motor. Sila tago na. Rinig nila lahat. Hindi na nga sila babayad utang. Sila pa gagalit sa akin. Didimanda daw ako. Ako na nga tong hindi binayaran. Sila pa yung galit sa akin. Pero tuloy pa rin si Melvin sa kanyang lending business. Wala man ako ibang mga sideline, wala ako ibang business na pinapatakbo, kundi yan lang po talaga, paninihil araw-araw. Dito ako ngayon palingki. Sana naman magbayad sila utang sa akin para naman meron ako pira pambili ulam mamayang gabi. Kasi wala na ako lagi ulam, puro tuyo na lang, itlog, ganyan. Kasi wala naman ako pambili. Kaya minsan nangungutang na lang din ako pambili ko ng ulam. Nanghihingi ako dun sa may kapitbahay ko kasi sila lagi marami utang ulam eh. Tas kami wala. Sila marami, hindi naman nila uubos kaya hihingi na lang ako sa kanila lagi. Pero sana magbayad naman sila utang ngayon kasi wala na talaga akong pera. Sa kanila na lang umaasa ng bayad nila ngayon. Kaya sisingilin ko na talaga sila ngayon para may pera na akong pambili ng ulam mamayang gabi. Ay, papagod na ako maghanap sa kanila kasi pabalik-balik na lang ako dito. Tapos wala naman ako nadadatnan. Pagpupunta ako dito, wala namang tao. Tapos mamaya... Ay, sabihin nila sa akin, wala naman din silang pira. So, parang nakakapagod maghanap sa kanila. Pabalik-balik naman ako dito. Ay, sige na, pupuntahan ko na sila. Baka mamaya takbuhan na naman yung mga yan. Nay, kumusta? Ay, wala tayong ulog. Bakit na naman? Wala eh, batuman. Ano ba naman yan? Ikaw una akong singil, ikaw binamano, tapos ikaw hindi bayad sa akin. Lagi na lang, ikaw pagpunta ko dito, 10-20, tapos ngayon wala ka na mabigay. Kahit 5 piso, wala, ikaw pera. Dami-dami mong paninda dyan sa tindahan, tapos ikaw wala kang pambayad sa akin. Kunin ko kaya mga paninda mo dyan mamaya. Sir, magandang mago. Eto, maniningil na ako. 350 lang. Bakit 350 po ang babayad niya? Akala ko, mamalasin ako ngayong araw na to. Pero puti na lang mo mga sumunod eh. Bayad sila sa aking utang kahit 350 lang. Pero okay lang yan, at least nagbayad sila. Hindi katulad ng una ko singin, hindi naman nagbigay kahit 20. Liit-liit lang yung utang niya sa akin, pero hindi siya makabayad. Dami-dami paninda ng tindahan niya, tapos sir, hindi siya makabigay sa akin kahit 20. 20-20 na nga lang binibigay niya sa akin kapag siya nagbabayad, tapos hindi siya ngayon nagbabayad. Kailan kaya matatapos yung utang niya sa akin? Pero sana magbayad yung mga may utang dyan. Kaya sana sa mga nanonood ngayon eh, kapag may utang kayo, magbayad kayo kasi nakakapagod maningil. Oo, kasi paikot-ikot din kami. Nakakapagod. Magpapasok na naman. Petsa de peligro para sa marami. May mga pangangailangang dapat matustusan kahit sa patalim. Kumakapit ang ilan, pati online. Tandaan lang, kapag may inutang, dapat bayaran. Sa mga nagpapautang naman, huwag naman masyadong mataas ang interes at baka naman ang paniningil pwede pang madaan sa mabuting usapan. Go.
nahirapan ka bang matulog? O hindi na pagkakatulog dahil sa stress, trabaho, problema? Ang natanggap naming mensahe, may legendaring dahilan kung bakit ilang araw na siyang hindi nakakaidlip. May mga bagay na pwedeng maging positive o negative ang epekto na sa nagdadala talaga. Nakilala namin si Aris. Baka sa kanyang mukha ang labis na puyat at pagod. Ano ito naman niya? Ang tanga-tanga naman ang kakampi ko. Wala man lang tumulong. Lahat nagpa-parm. Ano ba naman yan? Sabi ko lahat mag-mid eh. Natalo tuloy. Bad trip yan. Isa pa. Pag ako hindi manalo dito, sayang star. Grabe. Parang mga tanga-tanga talaga nakakagigil. Ayaw mga talagang ganito eh. Hindi po ako talaga nakakaramdam ng antok, kahit idlip pa, wala po. Sa ngayon po, 4 na araw na po akong gising. Meron po akong tulog doon, 3 oras lang po. Welcome to Mobile Legends! Sa tuwing sinusubukan niya raw kasing matulog, pumikit po ako, may parang nagsasabi na huwag mong ipikit sa isip lang po. At wala raw naiisip na ibang salarin si Aris sa kanyang sinapit, kundi ang kanyang pag-gaming. Hulyo nitong nakaraang taon, natuklasan niya ang gaming world. Sa dami nga po ng problema ko pinagdaanan. Pag naglalaro po ako, kulong lang po sa loob ng kwarto. Wala po ako naririnig, puro laro lang po ng laro. Hanggang tuluyan ang na-addict sa paglalaro si Aris. Papabayaan ko na po yung sarili ko. Isang hindi po napasok sa school para lang po makapaglaro. Minsan po, yung pagkain ko po sa isang araw, isang beses lang po. Yun pong isang beses na yun, minsan kalahati lang po kinakain ko. Subo lang po. Masaya na po ako doon kasi mas gusto po maglaro. You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! You have been slain. Humantong pa sa puntong hirap o hindi na siya talaga nakakatulog. Sinamahan namin si Aris na kumonsulta sa isang sleep specialist. Yung circadian rhythm, ito yung ating internal clock na nagsasabi sa atin kung anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising. Sa kaso ni Aris, meron siyang circadian rhythm sleep-wake phase disorder dahil nga dun sa kanyang palagi ang paglalaro at exposure dun sa blue light galing sa screen devices, nagkakaroon ng delay sa pagtulog. Yung blue light dun sa screen ng cellphone or ng tablet na ginagamit niya, nakakaapekto dun sa production ng melatonin. So yung melatonin kasi, siya yung hormone na nagsisignal o nagsasabi na dapat nang matulog ang isang tao. So kung nababawasan yung dami nito sa oras na dapat siya'y matulog, nananatiling gising or alert ang isang taong gusto nang matulog. Ang dapat gawin, unang-una, bukod doon sa pagkakaroon ng sleep at wake na schedule, ay tigilan yung paggamit ng devices. At least mga 1 hour to 2 hours bago dun sa schedule na tulog. Babangon ka sa tamang oras, araw-araw, kahit wala kang gagawin. Pag-iwas sa pag-inom ng mga stimulants, katulad ng mga coffee, katulad ng mga energy drinks, malapit sa oras ng tulog. Tayo na nga po, hindi na po ako masyado maglalaro ngayon ng mobile games. At makikinig na po kay Doc na sabi niya sa akin na kailangan may oras yung pagkain, yung pagtulog, at bago matulog, dapat hindi muna kumain ng kung ano-ano, at hindi muna maglalaro ng ganito. Bigyan ng time yung sarili at alagaan yung sarili. At nakakaya kayo doon sa pagalitan ako. Mga magalit sa akin kung hindi ko sinunod. Ay, parang natatay na yung doktor natin siya. Tatay ko ba yan? Alam ko, susundin ko. Matatakot ako sa kanya. Pero yun naman, makikinig na lang. Baka muna ang balusin ako. Huwag ginagalito ako. Huwag ginagalito talaga.
Saksakan ako ngayon eh. Pero, makikinig na ako. Ano, bumalik pa ako dito eh. Bugbugin na ako niyan. Bili, hindi ako nakikinig. Pero nakikinig naman ako. Wala siya. Kaso yun nga. Sa mga nanonood din ngayon dito, at huwag masyado kayong magbabad sa mga cellphone nyo. Kung may mga jowa man kayo, huwag nyo lang i-chat. Hindi naman kayo mahal niyan. Pakatandaan, tayo ang kumokontrol sa teknolohiya o anumang laro. Hindi dapat baliktad na ang mga ito ang kumontrol sa atin, lalo na sa ating kalusugan. Yon ang wag na wag nating ipupusta. Go! Powers. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong tatanggalin ang piring mo. Hindi raw kayo namamalikmata sa inyong matutunghayan dahil kahit nakapiring ang 9 taong gulang na si Jai, kayang-kaya pa rin daw makabasa o makakita. Patunayan sa videong ito, natukoy ni Jai ang salita. Okay. Smart music now. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Kwento ng kanyang mga magulang na sina Christopher at Maricel. Mahiyain daw talaga ang grade 4 student nilang anak na si Jaime. Kaya para raw mas tumaas ang kumpiyansa sa sarili, nitong Nobyembre, in-enroll nila ito kasama ang kanyang kuya Zypher sa isang tinatawag na Brain Activation Workshop. Sa pamamagitan nito, mas ginagawa raw aktibo ang midbrain ng tao na siyang responsable sa ating ultrasensory ability. Ang bayad sa workshop, 23,000 pesos kada isang estudyante. Kahit pa nakikita na ng dalawa nating mga mata. Pero minsan, baka kailangang imulat maging ang ating isipan sa posibilidad na baka nga marami pa tayong mga kakayahan na hindi pa natin nakikita at hindi pa rin lubos na nakikintindihan. Smart music lang.